The Billionaire's Instant Bride, Part 4. Congratulations! Iyon ang mga salitang bumungad sa akin at kay Mr. Muller nang lapitan kami ng lolo niya, pagkatapos ng seremonya. Kahit amis ng ngiti ang ibinigay nito sa amin, pero may kung ano sa ngiti niya na hindi ko maipaliwanag. You look good in your wedding suit, iho. Dagdag nito sabay tapik sa balikat ng kanyang apo. Pagkatapos ay bumaling naman to sa akin. You have such a beautiful bride. What's your name, iha? Christine po. Sagot ko at pasimple ang tiningnan si Mr. Muller nang maramdaman ko ang paniligas ng kanyang braso. Kung saan ako nakahawa. Christine? Ulit ito sa pangalan nito. Uriel. Both of you names sound angelic. Dagdag nito at muling umiti. Heaven sent. Don't you agree? Tanging ngiti lang ang sinagot ko rito dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nang tingnan ko si Mr. Muller ay baka sa mukha nito na hindi nito nagustuhan ang mga nangyayari. At base sa mga nakita ko, mukhang hindi parte sa plano niya ang maagang pagdating ng lolo niya dahil sa una pa lang, plano na niyang maikasal kami bago pa man to lumapag ng Pilipinas. Lolo, can you excuse me and my bride for a while? Magalang na sabi ni Mr. Muller bago siya lumingon sa akin, sabay tanggal ng kamay ko sa braso niya. You said you wanted to go to the restroom, right? Let's go while the program hasn't started yet. Dagdag nito sabay hila sa akin, dahilan para halos masubsob ako. Ramdam ko ang higpit ang hawak niya sa kamay ko. Mr. Muller, nasasaktan ako. Daing ko nang makalayo kami. Mabuti na lang at binitawan niya rin to kaagad. Wala naman po akong sinasabi na magbabanyo ako ah. Dagdag ko. Lumingon siya sa akin at nang makita ko kung gaano katalim ang mga mata niya, ay napaatras ako. Miss Christine, learn to read the room. Matigas nitong sabi. My grandfather is not someone we can fool with your poor acting skills. Dagdag nito, bago marahas na bumuga ng hangin at nagmura. He clearly tricked me this time. Bulong niya bago na ihilamos ang muka. We have to restructure our plan. Po? Tugon ko sa kanya at bahagyang nangunot ang noo. There will be a major changes in our plan. Sagot nito. My grandfather successfully tricked me. Nandito na siya sa Pilipinas bago pa man niya sabihin sa aking uuwi na siya. And he surely had his eyes on me, on us, before he even attended the wedding ceremony. Paliwanag nito bago muling nagmura at nasipa ang lupa. We have to continue our act till we convince him. Kumunot ang noo ko dahil wala akong kahit na anong maintindihan sa mga sinasabi niya. Sir, wala po akong naiintindihan eh. Hindi ko rin po alam ang planong sinasabi niyo. Sagot ko sa kanya at bahagyang umatras at tumalimpa ang tingin niya sa akin. Right, you're not that girl. Sabi nito at marahang tumangutango. Pumalpak nga pala mga buwisit na yun. Dagdag nito at napangisi na lang sabay iling. Magsasalita na sana ako para sana tanungin siya kung anong planong sinasabi niya nang bigla siyang sumigaw ng malakas sabay sipa ng pader malapit sa kanya. Kaya napapitlag ako sa gulat. Hindi ako makagalaw sa kinatatuyuan ko dahil dama ko ang paggapang ng takot sa buong sistema ko. This month in front of me is insanely dangerous. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganoon na lang ang takot ng mga makeup artist sa kanya kanina. Pati na rin ang babaeng tingin ko'y empleyado niya. Okay, so here's what we gotta do. I'm gonna simplify it para maintindihan mo agad. Sabi nito sabay tingin sa akin. Diretso ang tingin ng asul niyang mga mata sa akin. Let's act as real couples. Make it as genuine as possible. I'm sure may karanasan ka na sa pag-ibig. Kaya hindi ka na mahihirapan pang... wala po eh. Putol ko sa sinasabi niya ay agad na nag-iwas ng tingin dahil ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa magkabilang pisngi ko. Hindi ba po ako nagkaka-boyfriend? Paglilinaw ko sa kanya at yumuko na lang. What? Halos mapatulon ako sa reaksyon niya. You're kidding me, right? Umiling ako sa kanya at mas ibinaba pa ang tingin ko dahil ayokong makita ang reaksyon niya. Nagsasabi po ako ng totoo? Sa totoo lang, sir.
Yung kiss kanina. Nagangat ako ng tingin para tingnan ang mukha niya. First time ko po yun eh. The fuck? Reaksyon ito. Hindi makapaniwalang tumitig siya sa akin sabay iling. Bullshit. This is all bullshit. Napaatras ako ng muli na naman niyang pinagsisipa ang pader sa tabi niya. Pulang-pula na ang mukha niya at kulang na lang ay sumabog siya sa inis. Palpak! Lahat kayo palpak! Sir, uurong na lang po ako. Hindi ko po alam kung kaya kong gawin ang gusto niyo eh. Nauutal kong sabi dahil sa takot na nararamdaman ko. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Humanap na lang po kayong iba. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang mapatingin siya sa akin. Nanggagalit ang mga mata niya. Kitang-kita ako ang pag-igting ng panga niya. Are you being serious right now? Pinaningkitan ako nito ng mga mata. Anong tingin mo sa ginagawa natin ngayon? Taping? The fuck? Napayuko ako sa sinabi niya dahil tama naman siya. Bakit ko pa kasi sinabi yun eh? Mas nagalit tuloy siya. Sorry po sir. I don't need your apology. Mas kailangan ko ang cooperation mo. Mabilis nitong sagot bago lumapit sa akin. Marahan niyang inabot ang baba ko at inangat ang mukha ko para magkasalubong ang titig namin. Are you okay? Tanong nito sa malambing na tono. Po? Sagot ko at hindi napigilan ang paglundag ng puso ko nang makita kung gaano kalapit ang gwapo niyang mukha sa akin. Okay. Hindi ko natuloy ang sinasabi ko nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Dahilan para magtaka ko ng lubos. Kanina lang idaig niya pang nag-aalburutong bulkan. Someone is watching us. Bulong nito sa akin bago niya ibinaon ang mukha ko sa kanyang matikas na dibdib. Probably one of my lawless men. Act like you're not aware of them and just act in love. Dagdag nito bago niya ako marahang itinulak palayo. Pagkatapos ay kinulong niya ang maliit kong mukha sa pagitan ng malalaki niyang mga kamay. Are you okay? Pilit akong ngumiti sa kanya. Yes. Ngumiti siya sa akin ng matamis at tumango. Great. Shall we head back? I'm sure they're waiting for us. Okay. Sagot ko. Tumitig siya sa akin bago inilapit ang labi niya sa noo ko. Again, cooperate with me, Miss Christine. Dahil sa oras na pumalpak ang plano ko, I will drag you kung saang impier naman ako babagsak. Pabulong niya ang pagbabanta bago niya inilapat ang malambot niyang mga labi sa aking noo. Nang lumayo ang labi niya sa akin, ay tiningnan niya ako at muling ginitaan ng matamis. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. Let's go. Ilang segundo akong tumitig sa palad niya bago ko humugot ng malalim na hininga. At tinanggap to. Let's go. Sagot ko. Bahala na to. Bahala na kung saan ako dadalihin ang pagpapanggap kong to. Hindi ko ahayaang sirain ng lalaking to ang buhay ko. At pangarap ko para sa pamilya ko. Gagawin ko ang lahat. Maisakatuparin lang ang plano niya. If he wants me to be his beloved wife, then I will gladly act like one. Simulan na ang pagpapanggap para sa pangarap. Billionaire's Instant Bride, Part 5. Keep your chin up. Bulong sa akin ni Mr. Muller habang nakahawak ako sa braso niya. Kasalukuyan kaming naglalakad papunta sa harapan ng hall kung saan nagaganap ang reception ng kasal. Wala akong kahit na sinawang kilala sa mga taong nakaparikit sa akin, pero kailangan kong umakto na meron. Sinabi sa akin ng Mr. Muller na na-train ang lahat ng narito, na pinaghandaan na nila ang araw na to. Sinabi pa niya na everything is perfectly ready, kung hindi lang nagkamali ang mga kaibigan niya sa pagsundo ng babaeng na aktong bride niya. Iginalagala ko ang mga mata ko sa paligid. At ngumiti sa kung sino man ang nakikita kong ngumingiti sa akin. Lalo na't pansin ko na kanina pa ang tingin sa akin ng lolo ni Mr. Muller. Nakaka-intimidate ang mga tingin nito. Yung tipong tumatagos sa balat mo. Naalala ko tuloy ang sinabi sa akin ni Mr. Muller. Na kung tuso siya, ay mas tuso raw ang lolo niya kaya kailangan kong galingan sa pag-acting. Kung hindi ay hihilahin niya ako sa kung saang impyerno man siya babagsak. Ladies and gentlemen, let's give our newlyweds another round of applause.
Anunsyo ng host bago kami tuluyang umupo sa harapan nila. Keep smiling. Utos ni Mr. Muller sa akin. Never ever stop smiling. Wala akong pakialam kahit tumangali pa yung bibig mo. Okay, sir. Ginawa kong sinabi niya. Nakangiti lang ako buong durasyon ng event at nakisabay rin sa mga sinasabi nila sa akin. Nakilala ko rin ang mga peke kong magulang na kay galing din kong umakto. Mapapaniwala ka talaga, lalo na pag hindi mo kami kilala. Maya-maya pa ay lumapit na sa amin ang lolo ni Mr. Muller. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis, pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan, lalo na titig na titig siya sa akin. It's nice to see you finally settling down, iho. Sambit ito sa apo at saka bumaling sa akin. Magbibigay kasi ito ng speech para sa aming dalawa. And I'm happy to see you do it with such a fine lady. Dagdag nito at nagpatuloy na siya sa speech niya. Habang pinapakinggan ko ang sinasabi niya ay unti-unting nababawasan ang kaba at uneasiness na nararamdaman ko sa kanya. Unti-unti akong napapanatag, lalo na't wala naman pala siyang ibang hiling sa apo niya kundi ang sumayato at makabuo ng sariling pamilya bago pa man siya mawala sa mundo. Nang matapos siyang magsalita ay nagsimula ng kainan. At para opisyal tong simulan, ay kinailangan namin ni Mr. Muller na subuan ang isa't isa. Your smile! Pabulog nitong paalala sa akin bago siya humarap at ngumiti ng matamis. Hindi ko tuloy mapigil ang mapatitig sa kanya, lalo na nang tumama sa kanyang mukha ang spotlight. Ang gandang tingnan ng asul niyang mga mata. Para ka talagang tumitidig sa dagat na kumikinang sa ilalim ng matingkad na sikat ang araw. Hindi ko rin maitatangki ang angking kagupuhan niya. Siya na yata ang pinakagwapong lalaking nakita ko sa tarang buhay ko. Isang tingin lang ay masasabi mo nang may dugong banyaga siya. Say ah. Sambit niya sa akin habang nakangiti pa rin. Hindi ko tuloy mapigil ang bumilis sa kanya dahil bigay todo to sa pag-acting. Anyone who would see him right now would certainly think that he's really into me. Ah. Sambit ko at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay walang pagdadalawang isip niyang isinubo sa akin ang isang kutsaritang cake. You got something on your lips. Sambit niya at takmang pupunasan ko na sana. Nang pigilan niya ako. Hinawakan niyang kamay ko at saka muling umiti sa akin. Let me. Dagdag niya. Akala ko ay pupunasan lang niya ang icing sa gilid ng bibig ko. Pero laking gulat ko nang maramdaman ko ang labi niya sa parting yun. At ang marahan na paggalaw ng dila niya. Nanlaki ang mga mata ko. Natuod ako sa kinatatayuan ko. Ramdam na ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha dahil hindi ko talaga inaasahan na gagawin niya yun. Bigla rin lumakas ang kabog ng dibdib ko. Titig na titig ako sa kanya nang daan-daan siyang lumayo sa akin. There you go. All clean. Bulong niya sa akin sabay bigay ng kutsarita. Hindi ako makakilos. Mas nakakabingi pa ang kabuwag ng dibdib ko kaysa sa hiyawan at palakpakan sa paligid. Hindi ko maitatanggi na naapektuhan ako sa ginawa niya. May kung anong nakakakiliting sensasyon sa tiyan ko. Christine! Matigas na tawag ng lalaki sa akin kaya bumalik ako sa wisyo. Sorry. Bulong ko sa kanya bago ko siya sinubuan ang cake. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na ang event at nagsimula ng kumain ang mga bisita. Pero kahit na lumipas na ang oras, ay tila naroon pa rin ako sa parte kung saan inalayas ni Mr. Muller ang icing sa gilid ng bibig ko, gamit ang bibig niya. Bawat sandaling naiisip ko yun, ay kumakabog ng gusto ang dibdib ko. Now, as part of traditional Filipino wedding, may request the couple to be at the center. Anunsyo ng host. And to our dearest guests, you can start pinning money on their clothes as they start dancing. Dagdag nito. Let's do this. Sambit ni Mr. Muller sa akin bago niya hinawakan ang kamay ko at dinala ko sa gitna ng venue. Pagkatapos ay ginabayan niya ang magkabilang kamay ko sa kanyang mga braso habang ang mga kamay naman niya ay pumaduos-duos sa aking bewang. Just follow my lead. Sambit ito sa akin habang titig na titig sa mga mata ko. Just feel the moment. Think of this as your real wedding and think of me as your real husband.
Dagdag nito kasabay ng pagkabuhay ng malamyos at matamis na tugtog sa paligid. Tumango lang ako sa kanya bago ipinikit ang mga mata ko at huminga ng malalim para ikondisyon ang puso at ang isip ko. Sa pagmulat ko ay sinalubong ko ang kanyang tingin at matamis siyang nginitian. Pilit kong itinatak sa isipan ko na hindi na ako si Christine Sandoval. Ako, si Christine Muller, the bride of the handsome billionaire, Uriel Bon Muller.